Patek, and welcome back again to my channel. It's me, your service, Ryan Crucetic. And ngayong araw, meron tayong gagawin dito na isang Sharp 32-inch LED TV. And ang problema nito, mga katek, blinking problem daw, sabi ng may-ari. So ngayon, i-check muna natin kung ano talaga ang problema nito. So, kung makikita nyo, kailangan pa sirong pindutin muna natin yung power button yun dito, mga katek. Pindutin natin to, tapos tingnan natin ano makikita natin dito. So, ayan yung mga katek, kung makikita nyo yung indicator niya, nagbi-blink lang siya, kulay red. So, totoo nga palang blinking problem to. So, ngayon mga katek, ang gagawin natin dito, wala tayong bin files nito kasi yung problema nito ay yung memory niya, yung bin files niya medyo corrupted. So ngayon mag-hard reset lang tayo, punta tayo sa factory setting ng unit na to, tapos try natin kung pwede ba natin i-hard reset to. So ituturo ko sa inyo kung paano mag hard reset. Bali ang model pala nito ay LC-32LE 240M Sharp LED TV to, mga katek. Ayan. Bali ang gagawin natin dito, pakita ko sa inyo, mga katek, kung paano mag hard reset ng Sharp. So ngayon, long press natin tong select button tsaka yung power button. Pagsabayin natin tong dalawa, long press itong dalawa to, sabay plug ng unit to, sabay plug natin. And then pagkatapos nito, pagkatapos natin yung long press itong select at saka yung power button, magbiblink yung dalawang kulay dito sa indicator natin dito, magpalit-palit ng blink yung red at saka green doon sa indicator natin. Tapos, pindot, scroll up natin to, then down, then up ulit, then long press ulit, hanggang lalabas yung raster dito, at saka yung factory settings, yung factory setup natin. So, ganun lang mga katek. So, try na natin to. So, yun mga katek, sabay natin pindutin tong select button at saka yung power button, then sabay plug natin ng unit. Ayan, long press natin to, antayin natin na maglalabas yung dalawang kulay, yung red at saka green. Ay naku po, nahulog. Up, down, up, then long press select button. Yan, nahulog pa yung joystick button natin. Nako po. Yan. Antayin natin mga katek na lalabas yung raster at saka yung factory setup niya. So yan mga katek, lumabas na. Lipat natin yung camera. So yan mga katek, kung makikita na yan, naka-raster na siya, tapos ito yung factory setup ng Sharp natin. So yan, first thing dito mga katek, punta tayo doon sa page 9. Page 9 ng yun sa factory setup natin. 4, 5, 6, 7, 8. Ano ba yan? Bilis! Naku pa itong remote, nagluloko ata. Sumobra pa. Yan, page 9. Kung makikita nyo dito sa baba mga katek, yung lamp error receipt na number 5 at saka yung lamp error stop 0, yung problema nito, lamp error receipt yung 5. Ang gagawin lang natin, i-reset natin yan back to 0. I-zero natin yan kasi ganito din ginawa ko nung una. So, limbrito yun. Anak ko po, nagkamali. Ayun ako po.
Pasensya na ako mga katek. Nahirapan ako dito sa remote kasi yung ginamit ko dati, yung joystick lang nilalaro ko. So ngayon, remote, hindi ko kabisado itong remote. Bali, ang switch down pala nito ay yung channel. Yan, baba tayo. Doon, yan. Then, naku pa sumubra. Ayan. I-enter lang natin yan, yung okay dito sa remote. I-zero natin yan. Ayan, naka-zero na siya mga katek. Pagkatapos nito, okay na to. Balik doon tayo sa page number 1. Kung makikita nyo yung factory init. Ayan, punta tayo sa page 1. Page 2 pala mga katek. Nagkamali tayo doon. Pasensya na po. Ayan, pagkatapos yung factory init Philippines, i-okay natin to. I-enter natin yung okay. Yan. Yan, pagka nakulay green na yan, it means na na-save na natin yung factory setup niya. So, ang gagawin natin, unplug itong unit, tapos magbibilang tayo ng mga 5 seconds bago natin ibalik. Bago natin i-plug. Bago natin isasaksak ulit. Ayan, bilang tayo. Sabayan nyo ko mga katek, magbibilang tayo ng bali 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Siguro pwede na siguro to. Balik na natin i-flag to. Tapos pinutin natin yung power button sa remote natin. Power button. Power button. Naku po. Nagluloko yung remote natin mga katek. So kailangan pa nating pindutin tong power button dito sa unit mismo. Balik. I-refer natin mamaya itong remote na to. Nagluloko pa. Kaya mga katek, kung makikita nyo, nagkulay green na siya. So, it means nag-oscillate na itong unit. Kaya mga katek, kung makikita nyo, may restore na. Tapos, yan, bagong oh setup to mga katek. Parang, i-format natin itong unit. Kasi wala tayong VIN file. So, ginamitan lang natin ng hard reset. So, gumana naman. So, ngayon, ito search muna natin para makakuha tayo ng signal. Kasi naka-factory setup tayo ngayon, parang balik sa dati itong unit na to. Kasi parang na-reboot natin to. Kung sa cellphone, yan. Parang na-reboot. Lagyan natin ang signal. Mas nauna pa yung auto-search natin kaysa dun sa antena natin mga katek. Ano ba yan? So, antayin lang ito matapos mga katek yung auto-search natin. Pagkatapos meron na tong ma-pick up na signal. So, hintayin lang natin. Matapos itong pagka auto-search natin mga katek, nabubulol ako ano ba naman 'yan. A few inches later. Thank you.